Isang mapagpalayang araw sa ating lahat, klase, at tayo'y muling nasa Readings in Philippine History. At tayo'y nagbabalik sa unang kabanata, ngunit ang ating pag-uusapan ay patungkol sa Philippine Historiography and Filipino Historians. Ako muli ang inyong dalukuro na magbibigay sa inyo ng kaliwanagan at talakayan patungkol sa ating aralin sa araw na ito. Halika, simulan natin ito sa pagtalakay sa evolusyon ng Philippine historiography at ilan sa mga Filipino historians na kilala sa ating bansa. Nagsimula ang pagsulat ng kasaysayan ng Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol at kilalang kilala natin ang unang librong na isa publiko o na ilimbag. At ito ay ang Doktrina Kristiyana. At ito'y sinulat ni Father Plasencia, na kung saan siya rin ang sumulat ng Customs of the Tagalogs na ating tatalakayin sa ikalawang kabanata. Ano nga ba ang ipinapakita ng Spanish historiography sa pagsulat ng ating kasaysayan? Pinakita nila dito ang Eurocentric disease, na kung saan ipinapakita ng mga Pilipino ay walang alam, na ang mga Pilipino ay backward, na kung saan wala silang sibilisasyon. Ibig sabihin, inferior ang tingin sa mga Pilipino, maliliit na mga Pilipino, o maliliit na mga tao na kung saan ay binansagan din bilang Indio. At tandaan natin, sa pagsulat ng historiography, ito'y sinulat ng mga praile, klerigo, at ilan sa mga mamatataas na posisyon sa simbahan. Matapos ang pananakop ng mga Espanyol o nasa kalagitnaan ng pananakop ng Espanyol, dumating naman ang tinatawag nating nationalism period. Ito ang panahon ng pag-angat at pag-usbong ng mga ilustrado at tinanong ang kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas kung bakit ganito ang pagtrato ng mga Espanyol na mga otoridad sa ating mga Pilipino. Dito umusbong ang mga taong nakapag-aral sa ibang bansa. Rizal, Del Pilar, Graciano Lopez Haina, Mariano Ponce, Jomapa at marami pang iba. Sumulat sila ng ilang mga tula, sanaysay, nobela at mga pampanitikang upang malaman ng mga Pilipino na ito na ang tamang panahon upang imulat natin ang ating mga mata sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa. Diyan din papasok si Emilio Jacinto, Emilio Aguinaldo, Andres Bonifacio at ilan sa mga kilala tulad ni Mabini o Apolinario Mabini. Matapos na maging malaya ang mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol, darating ang tinatawag nating beginning of the 20th century at ipinagbenta ang mga Pilipino sa mga Amerikano. Ito ang panahon kung saan ginamit ang wikang Ingles bilang pag ginagamit sa komunikasyon o lingwahe ng komunikasyon ng mga Pilipino sa panahon ng mga Amerikano. Kung kaya't makikita rin natin, ang mga manunulat natin sa panahon ito ay mga Amerikano na kung saan maisasabi natin may Eurocentric disease pa rin sapagkat maliit pa rin ang mga tingin ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Alinsunod dito, pagkatapos ay dumating naman ang panahon ng pananakop ng mga Hapon, na kung saan ay ginamit nila ang Tagalog. Sinasabi ng ilan na ang Tagalog noong unang ng panahon ng mga Hapon, ito raw ay ang gininto ang panahon. Mali. Ginamit lamang nila ang Tagalog upang mapukaw at makuha ang atensyon ng mga Pilipino, gayon din ang mga tiwala nito. Matapos ang 20th century, uusbong naman ang tinatawag nating 20th century, pagbubukas ng 20th century at dito papasok ang Filipino-centric. New historicism arises for a Filipino-centric. Ginamit dito nila ang Filipino point of view na hanggang sa kasalukuyan, yan ang ating pinapanigan. Sapagkat kapag ang isang bayan ay sumusulat ng kanyang sariling pagkakakilanlan at kaysaysayan, dapat siya ay kabilang o mula dito. Halimbawa, si Teodoro Agoncillo, kilalang historiador sa ating bansa, sinabi niya na only a Filipino can only feel the heartbeat of the Philippine culture, history, and whatever. So
So, ibig sabihin, dapat Pilipino ang sumusulat sapagkat kilala niya ang kanyang kultura, kilala niya ang pinagmulan, kilala niya ang kanyang sarili bilang isang Pilipino. Hindi tulad sa sinulat ng mga Espanyol, gayon din ng mga Amerikano at ng mga Japones. Filipino point of view. Diyan nagmula si Teodoro Agoncillo, Renato Constantino, bagamat si Gregorio Saide ay sumulat ng mga akda, ngunit align sa panahon din ng Amerikano siya pagkat siya ay produkto ng mga paaralan ng Espanyol at ng Amerika. Ngayon ay alam na natin ang evolusyon ng Philippine historiography, pupunta naman tayo at kikilalanin natin ang ilan sa mga kilalang historiador sa Pilipinas at ano-ano ang kanilang mga perspektibo sa pagsulat ng kasaysayan. Ang una dito ay si Teodoro Agoncillo o kilala rin bilang Father of Filipino Perspective. Kilala siya sa kanyang nationalist point of view at kilala rin bilang isa sa mga historiador na hindi sumasang-ayon sa pagsulat ng mga foreigner sa ating kasaysayan. Kung kaya't sinabi niya, our people have acquired the habit of depending on foreigners to think and do things for them. Nakasanay na daw natin bilang mga Pilipino ang dumepende na lamang sa mga Amerikano, sa mga Kastila at sa mga Hapon. Kung kaya't kailangan nating baguhin ang klase ng ganitong gawi at habit upang mabago ang perspektibo na meron tayo sa ating kasalukuyang panahon. Sinabi rin niya, it is our duty to understand our past, to liberate the mind of Filipinos to national pride and welfare. Totoo naman na ito ay ating obligasyon na dapat nating unawain ang ating nakaraan sapagkat sa pamamagitan ng kasaysayan, higit nating makikilala ang ating pinagmulan, higit nating makikilala ang ating pagkatao at higit nating matutukoy at malalaman ang ating kultura na hindi dapat sinusulat ang kasaysayan ng mga dayuhan bagkos tayo dapat ay magkaroon ng nationalist point of view na kung saan bilang isang Pilipino, tayo ang may obligasyon na sumulat, gumawa ng ating sariling kasaysayan. Ang ikalawa naman ay si Constantino o Renato Constantino. Siya naman ang nagpauna ng People's History. Search out the people's voice from the historical colonial materials. So, madaling salita, pinapakita na dito ang kahalagahan ng mga mamamayang Pilipino sapagkat nabibigyan lamang ng kahalagahan ang mga bayani. Ngunit hindi na nabibigyan ng boses pa ang mga tao mula sa pinakailalim nito. Kaya't sinabi na kailangan din natin ang bigyan ng atensyon ang mga mamamayang Filipino. Kilala siya sa kanyang sanaysay na The Miseducation of the Filipinos. Sinabi niya rito na we see ourselves with a little understanding of past because of the concealed aspects of systematic process of miseducation. Aminin natin na merong mali sa ating edukasyon sapagkat kung papansinin natin, grade 1 pa lang, kinder pa lang, na pag-aaralan na natin kaagad yung mga awitin na mula sa Amerika, mga awitin na gawa sa Ingles, na kung saan dapat mas binibigyan natin ng pagpapahalaga ang ating sariling wika. Malalaman din natin na binabati ang talino sa paggamit ng sariling ng ibang wika. Hindi natin binabatay na dapat gamitin natin ang sariling wika na kung anong meron tayo. Bagkos kapag sinabing matalino ay dapat magaling na mag-Ingles. At Ingles ang nagiging batayan ng karunungan ng isang tao na hindi naman dapat sapagkat hindi yayabong ang wikang Ingles sa kulturang Filipino. Sa karagdagan, nariyan din si Dr. Sue Salazar, kilala bilang ama ng pantayong pananaw, na kung saan ginamit niya na from you to us perspectives. Dito, ipinapakalat niya ang paggamit ng wikang Filipino sa pagsulat ng kasaysayan. Pangalawa, binibigyan na rin ng pagpapahalaga ang pantayong sa ating pananaw. From you to us. Ibig sabihin, mula sa perspektibo ng mga dayuhan, kailangan nating baguhin ito. From us to you. So, ibig sabihin, ito na ang aming perspektibo, ito na ang pagkakakilanlan ng aming kultura at kasaysayan. Hindi maaring tagapagpahayag na wika ang Ingles sa katutubong kulturang Filipino. Kung kaya't pinahalagahan niya ang pantayong pananaw sa ating pananaw at ang ating wikang Filipino.
Ikaapat naman ay si Dr. Reynaldo Ilieto. Maganda ang kanyang naging perspektibo at paggamit ng pag-aaral sa kasaysayan sapagkat ginamit na dito ang interdisciplinary approach in history na kung saan may connection pa sa iba't ibang mga akademikong disiplina sa iba't ibang mga larangan at ipinakilala niya ang pasyon at revolusyon. Makikilala rin si Reynaldo Ilieto sa pasyon na kung saan pinapakita niya rito na ang pasyon ay tulad ng buhay ni Jesucristo at ito rin ay tulad sa kwento ng Pilipinas na mula sa liwanag nagpunta sa kadiliman at matatamo ulit ang kaliwanagan. Tulad ng tuwing inaawit ang pasyon mula sa pagkabuhay ni Jesucristo bilang isang sanggol na pinahirapan ng mga Hudyo hanggang siya ay makabalik sa kanyang ama sa langit. At ang pinakahuli ay si Dr. Samuel Tan. Si Dr. Samuel Tan naman ay binigyan niya ng pagpapahalaga ang koneksyon ng ating mga kababayang Muslim sa kasaysayan ng Pilipinas sapagkat hindi niya nabibigyan ng atensyon o ng pagpapahalaga ang mga Muslim na mga ito. Kung kaya dapat din natin bigyan ng pakilala ang ating mga kapwa Muslim sa ating kasaysayan sapagkat mahalaga at malaki ang kanilang ginampanan kung ano meron tayo sa kasalukuyan. At para sa mas malawak pang kaalaman at talakayan patungkol sa ating diskusyon, narito ang ilan sa mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit pang mapalalim ang inyong mga nalalaman patungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Hanggang sa muli sapagkat ang ating tatalakayin sa susunod ay patungkol sa Customs of the Tagalog na sinulat ni Dr. Juan ni Father Plasencia.